Hi guys! Kumusta kayo? Hope na you're all okay and safe kasama ng mga pamilya nyo. Kami today, pinasok na rin kami ng baha dito sa bahay. So ramdam na ramdam din namin yung hagupit ni bagyong Ulysses. Andito ako ngayon sa Dirty Kitchen kasi ito yung unang pinasok ng tubig. So papakita ko sa inyo. Ayan siya. Abot hanggang binte ang tubig dito sa aming dirty kitchen. Ayan. So, ganyan siya kataas. Ayan siya. Then, ayan. Pasok na tayo hanggang dito sa sala. Ito yung kusina namin. Ayan. Ang gulo-gulo nyo ng mga gamit. Ayan. Ang sala namin, ayan. Yung ref namin hanggang sa hagdan na lang namin siya na akyat. Itong mga platera and mga cabinets namin na may mga laman, silya, upuan, hindi na namin sila na akyat kasi hindi rin naman kakasya sa hagdan and mabibigat. Ayan siya. Ito yung hagdan patungo sa kwarto sa taas. Ayan, hanggang dyan lang namin naakyat yung ref namin kasi sobrang bigat and sobrang sikip. Ito yung papunta sa CR sa baba, sa ground floor. Ayan, puno na rin ng tubig dito. Ayan, hanggang papunta sa may bodega. Ayan. Oh, ilalim na rin to. Oh, almost gatuhod. Ayan siya, oh. Almost tuhod ang taas. Ayan, sapatos. Ayan, puntahan natin itong sila sa ground floor. Ayan siya, oh. Puno na rin ng tubig yung CR namin. Ito na rin sa labasan, yung sa bodega. Ayan. Nababa ako, ayan. Dito mas malalim sa part na to. Ayan o, oh, almost tuhod. Ayan, tapos pabalik na tayo ng sala. And ayan, puno kami ng tubig. So yung sofa namin dito, ang nagawa na lang namin is ilabas namin siya dito. Pinatong namin siya sa mga luma namin upuan para hindi siya mabasa ng tubig. Kasi syempre pagka nabasa yan ng tubig, ang hirap ng patuyuin. Ayan. Pati yung ibang gamit namin. Ayan. Hanggang sa labasan. Actually, 2016 kami natira dito sa village namin. And first time naming bahain. In 4 years na pagtira namin dito, ngayon lang kami binahan na talagang pinasok ng tubig yung bahay namin. And pinasok ng tubig yung village. Kasi ilang malalakas na bagyo na rin dito ang dumaan at na-experience namin. Pero talagang bumabaha sa labas ng Marilao, bumabaha sa labas ng May Kawayan, lubog ang highway, pero tuyong-tuyo dito sa village namin. So, ibig sabihin, ganun kalakas si Ulysses kasi napabaha niya yung buong village namin. To think na elevated na siya, mas mataas na siya kumpara sa labas sa highway, sa level ng kalsada sa highway, mas mataas na itong village namin. Pero eto, inabot at nilubog pa rin kami ng baha. So, ganun katindi yung tubig, ulan, baha na hinatid ni Ulysses. Alright, try natin i-check kung ano lang sitwasyon ng tubig baha sa the rest ng village or palabas ng village ng highway kung gano'n nakataas. Ayan. So, ayan, 4 years na kami nakatira dito sa village pero ito ang first time na talagang pinasok kami ng baha dito sa buong village at umabot pa sa loob ng bahay. Ayan,
alam na natin kung gaano kataas ang tubig. Ayan. Lagpas akong almost gabinte. Tapos tignan natin hanggang labasan, hanggang papuntang highway. Ayan, noon, lakas pa rin ang hangin ngayon. Parang hanggang tuwid yung dito. Punta na sa tuwid. Hanggang saan? Tuwid. Ayan na mo. Oo, abot tuwid na. Ayan, so yung mga sasakyan ng mga kapitbahay namin, inilipat nila yung mga sasakyan nila dito sa malapit sa may guardhouse at saka sa office nila. Kasi mataas dito, mas mataas ang pwesto ng or elevation dito, mas mataas. Kaya mas safe yung mga sasakyan nila dito. Silipin nga natin yung sa may paikot kung may tubig na rin dun sa likod. Ayan, nagmistulang garahe sa malaking car park. Ay, sa labas, mas marami. Ayan. So hanggang dun sa paikot sa likod ng village. Ayan, at napakalakas ng hangin. Baka malubog tayo sa amin. Wala, nag-ano yung polka na. Naging polka dots na. Wala. Ay, mas malalim dun sa likod, oh. Ayoko na dun pumunta. Ayan, tingnan naman natin yung palabas sa highway. Kaya yung mga assistant, mga kapit-bahin namin. Tignan natin. Ayan, dito malapit sa guardhouse at sa office. Walang tubig. Ito yung pinakamataas na lugar dito sa village namin. Ayan, ayan. Palabas na tayo ng gate. Palabas ng highway. Hello, maganda rin po ito dito. Oh my God! Ayan na siya. So, sarado yung main gate namin. So, ito kami sa alternate sa gate 2. And, ayan na yung highway. Shit. Grabe. Ayun, lagpas tuhod na yung tubig sa gitna ng highway. Oh. Baka mas kadiring na dito yung ano. Ayan po. Uy, nakatutuod na to. Baka mapupunta tayo sa ano. Ang ganito lang sa bilog. Ayan. Ayan yung going to Mikawayan, Balinzola. And then ito naman yung going to Marilao, going to SM Marilao. Ayan o. Ganyan nakataas ang tubig. Punong-puno ng tubig sa highway. Good. Ayan yung sa village. Malapit. Abot na hanggang gulo. Ayan, pauwi na kami ng bahay. At mahangin pa din. Maulan pa din siya. Mukhang nagbabadya pa rin ang patuloy na pag-ulan. Ang kinakatakot namin kapag tumuloy-tuloy pa yung ulan, mas tataas pa yung tubig dito sa loob ng village at sa loob ng bahay namin. Yun, may mga nabuwal ng puno. Asan? Nakauwi na? San siya na-stuck? Malalim sa highway eh. Ah, wala, hindi na makakadaan sa highway. Lubog na. Ayan, may dead end. Ayan yung paikot sa kabilang dulo. Parang mas mababaw.
yung pangit naming owner type Jeep.